isa po sa mga pinag-iisipang ipagamit ng ating gobyerno bilang pangsamantalang himpila ng mga militar na Amerikano ay ang Oyster Bay sa Palawan. Napakalapit na po niyan sa West Philippine Sea kung saan matatakpuan ang ilan sa mga pinag-aagawang teritoryo sa pagitan ng Pilipinas sa China. Nagbabalik si Ian Cruz. Malaparaisong Ulugan Bay sa Puerto Princesa, Palawan. Malinaw ang tubig at napapalibutan ang kabundukan. Natural harbor ito, kaya nga ang Naval Forces West o NAV4 West, dito na inilipat ang headquarters. Nakaharap pa ito sa West Philippine Sea, ang concentration ng operation ng Navy ngayon dahil sa pinag-aagawang mga teritoryo. At sa gilid ng Ulugan Bay ay may isa pang bay na tila nakatago, ang Oyster Bay. Estratehikong lugar kung ituring itong Oyster Bay, kaya naman isa ito sa ikinokonsidera ng AFP na ipahiram sa tropang mga Amerikano kapag sila ay narito sa Pilipinas. At mula nga rito sa Oyster Bay ay makakalabas ka na patungo sa Ulugan Bay. Ang Ulugan Bay naman ang daan patungo sa West Philippine Sea. Matagal na raw may detachment ang Navy sa Oyster Bay. Mayroon na nga raw ang pier. Ang patuloy na ginagawa roon ngayon, ang boathouse kung saan pwedeng i-dry dock ang maliliit na vessel. Hindi kami pinayagan ng mga nakatalagang Navy roon na kumuha ng video sa loob ng Navy detachment. Umaasa ang AFP na sa bagong kasunduan ng Pilipinas at Amerika na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDGA, mapapabilis ang pagpapaayos ng detachment na ito. Para ma-develop, no? Kasi nga nakita natin yung potential niya at kailangan magkaroon tayo ng paraan na para ito ay ma-develop into a naval facility that is operationally and administratively capable fulfilling the mission for the Philippine Navy at the West Philippine Sea. Sa ilalim ng EDGA, maaaring gamitin ng Amerika ang piling base militar ng Pilipinas para magsagawa ng training at iba pang aktibidad. Aba, presence lang nila rito, marami nang matatakot, hindi papasok. Tama na yun! Diba? That alone is a deterrent by itself. Bagamat may konting alinlangan, tila tanggap na ng mga taga Puerto Princesa na aming nakausap ang pagdating ng mga Amerikano. Siyempre, kung pwede sila makalaot ng medyo malayo-layo dahil merong ng parang suporta na mabibigay sa kanila, hindi na siguro sila mapakailaman din ng mga Chinese vessel. Oo, okay lang naman sila kung ano, hindi sa kasagabal sa buhay ng mga mahihisa din sa malapit. Mahalaga yung development, basta yung destruction controlled. O pwede naman magawa yun. Thank you, pwede naman magkaroon ng balance. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.